ang sabi niya sa akin, "Hey Andrew." "Hey Andrew, I would like you to meet my friends." "Hello Marites, may chika ako sa'yo." Guys, mainig na kayo ha. Mainig kayo mabuti ha. Sisimulan na natin ng ating Hello Marites episode 1. Ang sulat na ito ay galing kay Coach. So, simulan na natin. Paulit-ulit, simulan na natin. Simulan natin ang istorya. "Hello Marites, may chika ako sa'yo. Magandang umaga. Bago ko simulan, sana mabigyan mo ako ng payo pagkatapos mong basahin ng aking kwento. Una sa lahat, nagkakilala kami sa social media. Media. Hindi ko inakala na sa maikling araw lang mahuhulog ang loob ko sa kanya. Maganda kasi ang simula ng kwentuhan namin. Para bang happy kami pareho pag magkausap kami. Halos nakaabang na lang ako parate sa mga mensahe niya. Lumipas ang mga araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya tinanong ko siya kung may pag-asa ba ako sa kanya. Agad niya naman akong sinagot sa aking katanungan. Oo, meron. Laking tuwa't pasasalamat ko na tanggap niya ako. Kahit bago pa lang kaming magkakilala. Sa sobrang ganda niya, kahit sino mauhulog ang loob sa kanya. Parang ako ang ganda ko. Anyway, lumipas ang mga araw, ang mga masasayang alaala namin ay biglang nagbago. Nagtaka ako kung bakit. Gusto kong magtanong sa kanya kaso hindi ko muna ginawa. Kasi alam kong busy sa siya trabaho, iyon kasi ang sabi niya sa akin. Kaya naniwala na lang ako. Pero ang pagdududa ko sa sarili ay hindi nawala. Kaya sinubukan kong mag-stalk sa mga social media niya. Tinignan ko ang mga bawat komento. Pati sa mga kaibigan niya, hindi ko in-expect na may mababasa pala ako. May jowa pala siya! Emotional damage! Naging sila nung lalaki nung May 10 at kami naman nung May 14. Tinanong ko siya, "Totoo ba? Sure na?" "Akala ko ba, ako lang ang nobyo mo? Ba't ano itong nakita ko?" "Oh no!" Patay mali siya na lamang siya at sabay sabing, "Saan?" Kaya nag-screenshot ako dun sa post ng lalaki na may comment niya. Saka lang din niya sinabi na, "Ah, siya ba? Oo kami, boyfriend ko, pero di daw siya seryoso." Sinagot lang daw niya yung lalaki dahil sa anxiety o depression. At sinabihan ko, "Ba't ganun? Depressed na nga yung tao, pinapaasa mo pa. Mas lalo lang lalalayan kung magtatagal kayo. Imbis na matulungan mo para mawala yung depression niya, pinapaasa mo pa." Sabi niya sa akin, naipag-usap lang daw yung parents ng lalaki na kung pwede ay tulungan niya. Kaya iyon ang kanyang ginawa. Lumipas ang mga araw, nag-decide ako. Cool off na lang muna siguro tayo, saka na lang ako babalik pag wala na kayo. Lumipas ang mga araw, nag-post yung girl na ex ko nang, "Salamat, okay na ang lahat. Di daw kasi nagparamdam sa kanyang lalaki for 2 days. Meaning, nawala na yung depression. Kaya tinanong ko siya ulit kung okay na ba sa kanya na magkabalikan kami. Pumayag naman siya. Kaya laking tuwa ko ulit. Lumipas ang mga araw, yung trato niya sa akin bilang syota ay nag-iba. Kaya nag-isip ako at tinanong ang aking sarili, para bang iba na yung pinapakita niya. Hindi na ako nagdalawang isip na tanungin siya. Sabi ko, "Ba't ganito nararamdaman ko? Di ba pag boyfriend mo, kapag mag-message siya sa'yo, mag-reply ka kahit busy ka pa?" Ang sabi niya sa akin, "Hey Andrew." "Hey Andrew, I would like you to meet my friends." Hindi ko alam mataisip ko. At sabi niya sa akin, "Busy ako. Hindi mo ba alam na ang trabaho ko, coach ako sa laro? Kaya halos yung oras niya na lang na binibigay sa akin, konti lang." "Ah, konti lang daw yung nabibigay niyang oras. Okay, ito naman." Sabi ko naman, "Okay, sige, walang problema. Mag-aantay ako kung anong oras ka matatapos sa trabaho." Sabi naman niya, "Okay, sige." Sabi ko na lang, mag-message siya after ng trabaho para hindi ko siya naiistorbo. Nag-okay naman siya. Lumipas ang mga oras, kahit isang mensahe, wala akong natanggap. Kaya nag-chat ako, ilang beses. Hindi kasi siya nagsisin sa message ko, kaya tinawagan ko. Nag-ring naman kaso ayaw sumagot. Kaya panay message ako ng, "Bakit ganun? Anong problema?" Sinabihan niya ako ng, "Ang kulit mo!
Kala ko pa naman nagkakaintindihan na tayo. Hindi ka pa ba tapos sa work mo? Sabi niya, maya-maya. Sabi ko, sige, mag-aantay ako kahit hindi na ako matulog. Sana all, inaantay. Okay. Eto na, oh. Eto na. Okay. Nasa Qatar kasi siya. Nasa Pinas ako. 5 hours kasi ang gap ng oras namin. Matatapos siya ng 12 midnight. Dito naman sa Pinas, 5 a.m. na. Sa kakaantay ko, kahit isang message wala. Kaya tinawagan ko ulit kaso nabasa ko. In another call. Hinintay ko matapos yung tawag at nung matapos na, sabi niya, nag-coaching daw siya kasi may tinuturuan siya na upcoming player na nasa Pinas. Lumipas ang mga araw, yun na parati pinapakita niya sa akin. Magkaka-chat man kami pero saglit lang kasi busy daw. Sinabihan ko siya na kung pwede, pag uwi, mag-video call kami. Sasabihin niya lang natatawag daw ang mga player sa kanya at saka pagkatapos magko-coaching siya. Sabi ko, mag-aantay ako hanggang matapos ang lahat para lang maka-video call ka. Pero walang nangyari. Halos humihingi na ako ng pabor makipag-video call lang siya sa akin kahit isang saglit, pero hindi niya nagawa. Araw-araw, ganun yung routine niya sa akin. Lumipas ang mga araw, mas lalong lumala. Sabi ko, pwede ko ba sabihin sa mga kaibigan natin na naging tayo? Sabi niya, hindi. Bawal daw kasi sa trabaho niya na magka-jowa. Kaya kung gusto ko raw na maging kami, dapat walang nakakaalam. Sekreto lang daw. Nag-okay na lang ako para walang gulo. Konting mali ko lang kasi sasabihin niya na lang na, pakasalan mo na lang kasi ako para hindi ka na mahirapan. Sabi ko, okay lang, mag-aantay na lang ako basta wag lang tayong maghiwalay. Lumipas ang mga araw, sa mga post niya, magko-comment ako, parang wala siyang pake. Yun bang parang di niya ako kakilala? Buti pa yung mga kaibigan niya, nare-replyan niya. Para bang mas masaya siya nakausap yung iba kesa sa akin. Naisip ko na lang, siguro matagal na silang magkakilala. Pero di ba dapat pag boyfriend mo, mas importante ka? Habang tumatagal, tinitignan ko ang mga post niya. Sobrang happy niya na makipagkwentuhan sa iba. Para bang pinapaselos ako o naghahanap na lang siya ng way para i-give up ko na lang siya. Nag-message ako at tinanong ko siya, mahal mo ba talaga ako? Oo, yan naman ang sabi niya. Kaso, busy lang daw talaga at konti lang ang oras na maibibigay niya sa akin. Kaya sinabi ko na, pag ako ka-chat mo, reason mo para is busy ka. Di ba dapat pag busy ang tao kahit sa FB hindi ka makakapag-post? Pero bakit sa mga post mo, ang bilis mo mag-reply sa iba? Pero sa akin yung reply mo, puro busy ka. Ang reply niya lang sa akin ay, hiwalayan mo na lang kasi ako, para hindi ka na mapagod. Sa sobrang katangahan ko, sinabihan ko siya na, sige, magpapakamartir ako sa'yo. Aasa ako na balang araw, sana ay magbago ka. Sobrang haba ng message ko, pero nireplyan niya lang ako ng, okay. Di nagtagal, nag-PM ako sa mga kaibigan niya. Nagsikreto ako at dun ko nalaman. Sinabi pala niya sa mga kaibigan niya na gusto niya pala maghabol ang mga lalaki sa kanya. Dahil siguro sa past niya na na-inlove siya pero hindi siya seneryoso. Kaya yun pala ang dahilan niya kung bakit ganun ang pinapakita niya sa akin. Hanggang sa umamin na siya na nagkabalikan na pala sila ng ex niya na kasama niya sa laro dati sa CSGO at Valorant. Sabi ko, halos lahat ginawa ko para sa'yo. Nagpakamartir ako. Yung oras na hindi ko na ibigay nun sa ex ko, dinoble ko sa'yo. Halos sabay na lang tayong natutulog kahit ang layo ng agwat sa oras natin. Nalito ako sa mga oras na yun, Marites, kung sino ba talaga yung mas manhid. Siya ba? O ako. Ang hirap palang kunin ng atensyon ng isang tao, no? Lalo na pag ginawa ka lang panakit-butas. Kaya ngayon, hinayaan ko na lang. Pero di pa rin mawawala sa isip ko kasi siya talaga ang gusto ko. Kaya pala nung time na nagsabi ako ng, will you marry me? Ang sagot niya lang sa akin ay, ang bilis naman, magpakatatag muna tayo. Yun pala ang dahilan niya kaya ayaw niya kasi gusto pala niya makipagbalikan sa kanya ng ex niya. Hays, gusto ko siyang kalimutan kaso sa paanong paraan. Hindi ko rin kasi magawang i-block sa Facebook. Hindi ko rin kasi matiis pag di ako nakakapag-chat. Mamimiss ko siya. Gayto pala pag sobrang na-inlove, no?
Halos lahat gagawin mo para lang makuha ang attention niya, pero magre-reply lang sa'yo saglit para bang napilitan. Ilang days din na din nakalipas, as of now, medyo okay na ako. Natanggap ko na. Pero yung doubt, hindi mawawala. Mahal ko pa kasi. Sinabihan ko na lang siya na sana, pag makauwi siya sa Davao, magkita kami. Aantayin ko ang araw na yon kahit alam kong matagal pa. Nangako naman siya na makikipagkita. Ewan, aasa ba ako o hahayaan na lang? Sa ngayon, nag-new Facebook na siya. Bago lang ginawa, kahapon lang ata. Nakita ko kasi sa friend niya na nag-comment, tapos nag-comment din ako. Kaya nahalata akong bago. Di ko kasi maiwasan na ma-stalk yung Facebook niya. Sa tingin ko, kilala mo siya. Kilala ko daw to, guys. Nagpaalam naman ako sa kanya, pati pag-share ng story dito. Pinaalam ko sa kanya, wala akong tinatago at lihim na hindi niya alam. Sana mabigyan mo ako kahit konting payo kung meron man. Kung wala naman, okay lang. At least nasabi ko kung anong meron sa nararamdaman ko. Hanggang dito na lang. Salamat at binigyan mo ako ng oras para mag-share sa iyo. God bless Marites, nagmamahal, Coach. So, anong masasabi nyo? Ano yung payo na maibibigay nyo kay Coach? Sige, kayo muna. Ikaw, Love. Dahil ikaw yung pinakamaraming naging jowa sa inyong apat. So, dapat mag-move on na siya. Mag-move on na talaga. Sa commitment mo, may mga maraming babae dun na deserve ng commitment mo. Sa totoo lang. Maraming babae na kung ano yung pinakita mong commitment dyan sa ex or girlfriend mo, lahat yung commitment na yon, ang daming babaeng nagki-crave noon. Ipupuro yun, parang di ba, like they'll admire that. Oo. Ma-appreciate nila yung commitment na pinakita mo. Kung pinakita mo yan sa babae na kaya ibigay sa iyo yung binibigay mo sa kanya. And then the coach, respeto talaga sa inyo, grabe yung commitment ko. That's very good. Chivalry is not dead talaga. Huwag ka na magpaka-martyr. You deserve better. Wala kaming mensahe kay Ate Girl kasi hindi namin siya kilala. At ang sumulat sa amin ay ikaw. So, ang advice ko lang sa'yo, dahil sumulat ka dito at ikaw ang aking unang-unang episode, ayan, makakahanap ka rin ng babaeng deserve ang love na ibibigay mo at hindi sasayangin yung oras.